Lumalaki ngayon ang issue rito. Mm-hmm. Ngayon, para ako, sinasabi ng mga tao, ano masasabi mo rito, Boss Ben? Ako, ang simpleng masasabi ko dito, ang pagbabasihan dyan ay yung batas. Okay? Respeto lang dito konti doon sa mga nagpapatupad ng batas. Ano ba ang tama rito? Sino ba ang tama? Sino ang tama kung sino yung sumusunod sa batas? Ako ho rito, kung tatitingnan nun, tama ho si Yalo Sinebriha. At hindi ko naman sinasabing bali si Busita. Ang mahalaga rito, mutual respect and mutual admiration, pareho kayo galing sa law enforcement. At hindi dapat kayo magkaiba. Are you listening, Colonel Busita? Ganon din ikaw, Bong Nebriha. At the end of the day, alam niyo dahil naging taong gobyerno kayo. Ilan lamang yan sa naging pahayag ni Ben Tulfo sa kanyang programang Bitag. Kaugnay pa rin sa issue sa pagitan ni Colonel Busita at Colonel Nebriha. Ayon kay Colonel Nebriha, nang utang pa ng halagang 1,000 piso ang kanyang enforcer para mabayaran ang araw ng babae dahil hindi nakapasok sa trabaho at pambayad sa tiket ng rider. At ito ang naging komento ni Colonel Busita. Sir, saan po ninyo nabalitaan ang sinasabi mong 1K na dapat ibalik ng enforcer sa kanyang inutangan? Kung mapapatunayan po ninyo na tama ang panghuhuli ng enforcer, ibig sabihin mali po ako. Willing po akong magbigay ng 10,000 pesos sa kanya at hihingi ako ng tawad sa akin pagkakamali. At eto na ang naging hamon ni Colonel Nebriha kay Colonel Busita sa kanyang Facebook page post. Tatapatan ko 10K mo. Kung mailabas mo ang provision ng batas na pwede mong pagbayarin ang enforcer namin ng 1 araw na sahod at bayaran yung tiket ng hinuli niya. Kung wala, bayaran mo ng kahit 1K lang ang enforcer ko na pinang-utang niya na pinang-bayad sa babae at sa tiket ng rider. Hindi ako magsasabi kung tama o mali enforcer ko, sana nireklamo mo para nalaman nating lahat. Bakit di mo nireklamo kung alam mong mali ang huli, bakit nilagay mo ang batas sa kamay mo? Ito hypothetical, mali yung enforcer, ang tanong tama ba at nasa batas ba ginawa mo? May lawyers ka naman, pakisagot naman. Kung wala, dapat due process at shortcut na lang. Maganda siguro sa paningin ng mga followers mo but it is against the law. Bonnie Mao, walang galang lang po ang lakas mong magbigay ng 10K ay yung dress code violation, 500 lang di mo na lang inabunuhan at hindi nakapasok yung babae hindi dahil sa huli, dahil pinagintay mo, ikaw rin dapat magbayad nun. You have your own followers. Teach them right, pati good manners, and lead them responsibly. Bilang HPG, dati alam mo na ang mga batas na ito ay hindi para parusahan o pahirapan ng mga motorists, this is for road safety. Tignan mo mentality ng mga riders, mag-helmet ako baka mahuli ako, no, it should be, mag-helmet ako para protektahan ko sarili ko. Hindi kami kalaban ng riders, we are just mandated to keep them safe on the road. Dapat panig ka rin sa amin dahil rider safety advocate ka. Remember this, your act could be morally right but still is ethically and legally wrong. Ikaw ang dating pulis, huwag natin hanapan ng butas ang batas. Stay tuned for more updates.